Makibalita naman tayo ngayon sa sitwasyon sa Cagayan na posibleng maapektuhan muli ng bagyo. Nasa linya ng ating telepono si Ginoong Ruel B. Rapsing, ang head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan. Magandang tanghali po sa inyo. At sir, papaano po natin pinaghahandaan itong pagpasok ng sinasabing super typhoon na dadaan sa extreme northern Luzon? Yes po, magandang hapon po sa inyong lahat, sa lahat po na nakikinig po ng inyong programa. Yung paghahanda po ng inyong Provincial Disaster Risk Reduction Management Office dito sa Cagayan po ay kakandakwang ng Office of Civil Defense ng pre-disaster risk assessment. Ano? At batay nga doon sa naging projection po natin, medyo weekend pa naman ang mararamdaman natin. Somehow, hindi ito magkakaroon ng epekto basically sa landmass ng probinsya. At maaring may mararamdaman tayong pag-uulan, lalong-lalo na i-intensify nito yung habagat. Yun lang ang tinitingnan natin, ano? Yung epekto ng malakas na pag-uulan. Sir, recently lang po ay sinalanta rin ng Bagyong Florita ang Cagayan Province. Kung sakali na magdadala pa rin po ito ng malalakas na pag-ulan, itong bagyo, ano po ang mga challenges na nakikita ninyo sa disaster response dyan sa inyong lalawigan? Yes, medyo okay. Yung mga approach natin. Itong areas of concern natin, of which ito rin yung areas of concern natin ng Bagyong Florita, ano? Ito yung mga northwest municipalities from Santa Praxedes up to Santa Ana. So ito yung mga coastal areas or coastal towns of which dito tayo mag-pre-deploy ng mga rescue assets natin at yung mga personnel po natin. Ipe-pre-deploy na po natin sila prior to yung nakikita nating worst scenario na ma-intensify yung habagat at lumangas po yung pagbuhos ng precipitate dito sa probinsya. So, but that would be by the end of this week siguro, saka tayo mag-pre-deploy ng mga personnel. But somehow, yung mga rescue assets natin, pre-deployed naman po siya sa mga TFLC stations na po natin. Ay nandun na po yung tatlong floating assets natin. Andun na rin yung tagdadalawang evacuation trucks natin and yung mga rescue vehicles po natin in every station po. Somehow, yung mga assisting agencies like Philippine Army, yung 17IB, yung 77IB, yung PNP, yung BFP, somehow, kung sa tingin natin, ay talagang maapektuhan yung mga areas of concern po natin, we will pre-deploy all personnel of Philippine Army, PNP, and BFP, and some other uniformed personnel doon sa mga areas of concern po natin to augment on the preemptive evacuation if the local chief executive should decide in conducting preemptive on their municipalities po. Sir, meron po bang posibilidad na mag-suspend ng klase o pasok sa trabaho kung sakali po na magdadala pa rin ng malalakas na pag-ulan itong bagyo? That really would depend, again, sa local chief executive. In fact, may memorandum order ng nilabas ang Office of Civil Defense that would depend on the local chief executive through the Executive Order Number 66 in the suspension and cancellation of classes and works sa mga areas of concern po nila. Ano po? The same way, yung preemptive evacuation, that still remains doon sa local chief executive if he decides to conduct preemptive evac sa municipality nila for the safety of their constituents.
Sir, ano pong mensahe nyo sa mga taga-Cagayan hinggil sa mga paghahanda na dapat gawin dito sa inaasahang pagpasok ng malakas na bagyo? Yes po, sa mga kababayan po natin dyan sa mga coastal areas po, alam kong every year dinadaanan tayo ng mga malalakas na mga sama ng panahon, ano? Pero iba yung pag-iingat pa rin po ang panawagan ng inyong Cagayan Pedrimo at huwag pong basta-bastang isasawalang bahala yung sama ng mga ng panahon. Lalong-lalo na sunod-sunod yung mga pag-uulan itong bago dumating si Bagyong Florita at itong pagkatapos ni Florita ay papasok naman itong sama ng epekto ng Bagyong Gardo at Bagyong Henry, Super Typhoon Henry. I-ready ang lahat ng go banks po natin. Lahat po ng mga important documents, mga medications, mga pagkain, mga tubig, andun na sa mga go bags po ninyo. Mag-usap kayo mga magkakapamilya if in case na magkaroon ng hindi magandang pangyayari, worst comes to worst, saan kayo magkikita-kita mga mag-anak. Yun po. Alright, maraming salamat po, Ginoong Rueli B. Rapsing, Head ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office ng Cagayan.